Sunod na nakatanggap si Lupi ng impormasyon mula kay Fujiko tungkol sa Beaver Jewelry na nagsasagawa umano ng pagpupuslit ng diamante. Hindi makapaniwala si Daisuke sapagkat world-class jeweler ang Beaver hanggang sa makita nilang totoo nga ang ibinigay na impormasyon ni Fujiko. Aatake na sana si Daisuke pero sinabi ni Lupi na maraming nakabantay doon kaya hindi iyon ang tamang oras para sa kanila. Maya-maya pa ay sinundo na sila ni Fujiko pero nainis ito nang malaman na wala man lang ginawa si Lupin gayong nasa harap na nito mismo ang mga diamante. Inisar ito ni Fujiko at sinabing kung ang lolo nito na si Arsene Lupin ang naroon ay hindi niyon sasayangin ang pagkakataon hanggang sa mapilitan na ito at sinabing gagawin niya na iyon. Nang sumunod na araw ay nagpanggap si Fujiko na nagtitingin ng alahas nang biglang dumating doon si Lupin na nagpanggap na tagalinis ng CR kaya nadiri ang ibang mga customer at umalis. Pilit itong pinalalabas ng lalaki hanggang sa dumating na rin doon si Daisuke at sinadyang itapon ang laman ng dala nitong timba. Dahil doon ay dumikit ang paa ng tatlong lalaki at hindi na nakaalis pa sa kanilang kinatatayuan kaya sinimula na nina Lupi na higupin ng dala nilang malaking vacuum ang mga diamante. Pagkatapos ay paalis na sana sina Lupin pero itinuro pa ni Fujiko ang mga nasa estante, nang bigla siyang tawagin ni Daisuke at sinabing kailangan na nilang magmadali. Pero dahil inaasar ni Fujiko si Lupin ay kinuha na rin nito ang mga iyon hanggang sa may mapasilip na dalawang babae sa shop at nang makita ang ginagawa ni Lupin ay tumakbo ang mga ito para tumawag sa pulis. Dahil doon ay bumalik si Daisuke sa shop upang tawagin na si Lupin pero hindi pa rin ito nakinig kaya maraming tao na ang nakakita sa ginagawa nila. Nang maubos ang lahat ng alahas ay umalis na ang mga ito sa lugar ngunit nasundan na sila ni Zenigata hanggang sa na-corner ng mga ito ang sasakyan nila pero nagawa pa rin naman nilang makatakas. Naghagis din si Lupin ng paputok kaya napadapa ang mga kapulisan sa pag-aakalang mga putok iyon ng baril. Tuwang-tuwa si Lupin dahil bukod sa dami ng nakuha nilang alahas ay napatunayan din niya kung gaano siya kagaling nang biglang umuga ang takbo ng sasakyan nila dahil na-flat ang gulong nito. Iniisip ni Daisuke na may bumaril sa gulong nila pero nadaanan lang pala nila ang isang kahon ng pako na nasa gitna ng daan. Sinisi ni Daisuke si Lupin dahil kung sinunod lang sana nito ang totoong plano ay hindi yun mangyayari sa kanila nang biglang may mapadaan doon kaya humingi sila dito ng tulong. Pero nang mailagay ng dalawa ang sasakyan sa truck ay bigla na itong tumakbo dahil si Fujiko pala ang nagmamaneho nito bagay na ikinainis ng dalawa. Nang makauwi ay inis na inis pa rin si Lupin nang biglang ibalita dito ni Daisuke na bumili si Fujiko ng seaplane tatlong araw na ang nakalipas. Doon naisip ni Lupin na kontakin ang may-ari ng Beaver Jewelry at sinabing alam niya kung nasaan ang mga alahas. Habang nasa himpapawid ay inatake si Fujiko ng tauhan ng may-ari ng Beaver habang naghihintay naman sina Lupin sa pagbagsak nito para maaga kay Fujiko ang mga diamante. Nagtagumpay naman ang dalawa sa kanilang planong agawin niyon ngunit hindi nila nagawang itakas ang mga diamante dahil kay Fujiko. Dahil doon ay naabutan na sila ng mga taga-Beaver at na-trap sa loob ng bahay sa dulo ng talampas kaya wala nang choice si Lupin kundi hagisan ang mga ito ng bomba. Napaatras ang mga ito at nag-iisip ng ibang paraan hanggang sa kinagabihan ay inakyat ng dalawang lalaki ang paanan ng kubo at planong pasabugan iyon. Nakita ni Fujiko ang gagawin ng dalawa kaya agad itong umakyat upang ibalita yun kina Lupin. Pero dahil ilang beses ng nanloko ay hindi na ito basta pinaniwalaan ni Lupin. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng mga putok ng baril at iyon ay dahil dumating pala roon sina Zenigata at sinabi kay Beaver na alam na nilang nagpupuslit ang mga ito ng mga diamante. Nahuli ng mga ito ang grupo ni Beaver pero para kay Zenigata ay si Lupin ang nais nitong mahuli. Samantala, nang may kabit ng dalawa ang bomba ay agad ang mga itong umalis at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Habang sinasabihan ni Zenigata si Lupin na sumuko na ay biglang may lumabas na lubid mula sa magkabilang panig ng bahay kaya iniisip ng inspector na tatakas na ang mga ito. Nang sumabog ang paanan ng kubo ay doon nagsimulang mag-slide ang kubo sa lubid. Agad silang pinaulanan ni Zenigata ng bala dahilan para masira ang kubo pero nasa itaas pa rin sila dahil sa roller na gamit nila. Natawa na lang ang tatlo nang biglang mahulog naman ang mga diamanteng laman ng malita. Pinagkaguluhan ng iba ang mga diamante habang tumakbo naman pataas si Zenigata upang salubungin sina Lupin, ngunit sa halip ay siya pa ang naging daan ng tatlo upang makaliban sa kabilang bahagi. Nakatakas lang ang tatlo pero wala silang nakuha kahit isang diamante. Makalipas ang ilang araw, niyaya ni Fujiko ang tatlo na magsaya sa isang club. Nung una ay ayaw sana ni Daisuke pero nang makita nito ang babaeng punong abala na si Ginko ay pumayag na ito. Umalis na si Ishikawa at sinabing wala siyang oras para sa mga ganong bagay. Pipigilan sana ito ni Daisuke pero nagbiro si Lupin at sinabing hayaan na si Ishikawa dahil tanging paghahasa lang naman ng espada ang alam yon.
Nagpakasaya ang apat hanggang sa malasing na ang tatlo kaya ipinasok ni Ginko ang mga ito sa isang silid at pinaupo. Pagkatapos ay iginapos at pinasuotan ni Ginko ng time bomb ang bawat isa at ipinakita kung anong mangyayari kapag sinubukan nilang alisin yun sa mga kamay nila. Pinagpawisan ang tatlo sa kanilang napanood kaya tinanong ni Lupin ang babae kung bakit yung ginagawa nito. Sinabi ng babae na kung gusto ng mga itong makalaya ay kailangan nilang tubusan ang mga sarili nila. Tig-iisang bilyon bawat isa at may palugit lamang sila na 24 na oras. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay wala pa rin silang nagagawa kaya sinabi ni Ishikawa na tutulungan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pag-espada sa mga time bomb. Dahil sa inis ay binato ito ni Fujiko pero tinawanan lang sila nito habang paalis. Dahil wala nang ibang paraan ay tinanong ni Lupin si Daisuke kung gagawin na nila iyon ang malaking plano ng panloloob sa malaking pabrika ng paggawaan ng pera. Nung una ay nag-aalinlangan pa si Daisuke pero nang mapatingin sa orasan ay agad din itong pumayag. Dahil wala nang oras ang dapat masayang ay kumilos na ang tatlo papunta sa Ministry of Economy Printing Bureau. Nang may hagis ang gagamiting hagdan ay agad na umakyat si Lupin pero may kuryente pala ang pader kaya nahulog ang magnanakaw. Tumunog ang alarm sa lugar kaya inihagis ni Daisuke ang isang daga kaya napagkamalan ng mga gwardya na dahil lang yun sa daga. Naina si Fujiko dahil palpak ang plano ng 2 at 7 oras na lang ang natitira sa kanila. Napatingala na lang si Lupin nang bigla nitong makita ang isang lobo at nakaisip ng ideya. Sumakay ang 2 sa lobo papunta sa itaas ng gusali para doon dumaan papunta sa paggawaan ng pera. Nilagyan nila ng pampaantok ang aircon kaya nakatulog ang mga trabahador at pagkatapos ay kumilos na ang 2 upang kuhanin ang mga ipiniprint na pera. Maya-maya pa ay 1 bilyon na lang ang kailangang kuhanin ng 2 nang biglang may dumating na armored truck upang kuhanin ang mga bagong print na pera kaya kinailangang tumawag ng isang gwardya sa silid kung nasaan ang 2. Kinabahan man pero nagawa pa rin nilang lusutan ang sitwasyon at pagkatapos ng tawag ay mas binilisan ng 2 ang kilos bago pa sila maabyutan doon ng mga gwardya. Habang hinahakot ang mga pera ay sakto namang padating na ang gwardya at laking gulat nito sa kanyang nakita. Agad yung itinawag sa mga pulis kaya nagmadali ang 2 pero dahil sa bigat ng mga pera ay nahirapan silang makabalik palabas. Pinaputukan ni Zenigata ang lobo kaya naisip ni Lupi na putulin na lang ang tali para lipadin sila palayo ngunit nasundan pa rin sila ng mga pulis. Nang halos maubos na ang hangin ng lobo ay pinutol na yun ni Daisuke at sa patuloy na paglipad nito ay patuloy rin ang pagsunod doon ng mga pulis. Nang makitang wala si Lupin sa pinagbagsakan ng lobo ay agad na ipinag-utos ni Zenigata na hanapin ang mga iyon dahil hindi pa umano makakalayo ang 2 dahil sa bigat ng dala ng mga iyon. 45 minuto na lang ang natitira pero tinutugis pa rin ng mga pulis ang 2. Saktong 30 minuto na lang ang natitira nang makauwi ang 2 at pagkatapos ay agad na nakipag-usap kay Ginko tungkol sa pera. Nakiusap si Lupin na bigyan pa sila ng palugit na 3 araw dahil sa ngayon ay mahigpit pa ang paghahanap sa kanila ng mga pulis. Naniniwala naman si Ginko dahil narinig nito sa balita ang tungkol sa naganap na nakawan kaya pumayag ito sa pakiusap ni Lupin at ipinag-utos na alisin na ang time bomb sa 3. Bilang kapalit, bihag muna umano nila si Fujiko para makasigurado na tutupad si Lupin sa usapan. Mabilis na lumipas ang 3 araw at dumating na ang itinakdang oras upang ibigay nila ang pera kay Ginko. Nang babawiin na sana ni Lupin si Fujiko ay laking gulat nito nang malaman na kasabwat pala ito ng babae. Ibig sabihin ay naisahan na naman sila ni Fujiko. Habang nagtatawanan ang 2 babae ay hindi nila alam na may inilagay si Lupin sa ilalim ng sasakyan ng mga ito kaya makalipas ang 30 segundo ay sumabog na iyon. Sa lakas ng pagsabog ay naglipadan ang mga pera kaya natawa na lang si Lupin dahil binago pala nito ang mukha ng taong nasa pera. Pagkatapos ng nangyari, dumalo si Lupin at Daisuke sa pagsilip sa pagdating ng mga kandidata na kasali sa Miss Global Contest. Gumamit pa sila ng telescope upang mas makita ang mga ito ng maayos. Kasunod ng mga kandidata ang promoter at namukha ni Daisuke ang isa sa mga iyon kaya ipinakita ni Lupin ang litrato ng lalaki na 10 taon na ang nakalipas. Nagngangalan itong Smith at wanted sa pagiging magnanakaw ng mga sining. Ilan sa mga ninakaw nito ay ang mga makasaysayang sining tulad ng kay Picasso, Renoir, Da Vinci, at pati ang Otomaro ang sumat na Japanese artist. Pero ngayon ay isa na lang ordinaryong promoter sa beauty contest si Smith bagay na ipinagtataka ni Daisuke kaya sinabi ni Lupin na titingnan nila kung anong plano nito sa mga espesyal na hurado ng paligsahan na pawang mga masisigasig na collector na sina Morgan, Goddard, at Zenekas. Sa isang hotel ay hinakot papasok ang malalaking bagahe na naglalaman umano ng mga importanteng kasuotan ng mga kandidata.
Agad namang kumilos ang dalawa at nagpanggap na taga International TV Station at kasama rin nila si Fujiko. Sa isang silid ay sinabi ni Smith sa mga kasamahan ang plano nila tungkol sa mga katalog na ibibigay sa mga hurado. Kalakip niyo ng litrato ng kandidata na may katumbas ng sining na bibilhin ng mga ito. Samantala, pinlano naman ni Lupi na gamitin ang kamera upang makita ang anomalya sa mga iyon. Sinabi rin nito na darating din doon si Ishikawa at Zenigata na parehong may gagampanan na mahalagang papel. Dagdag pa ni Lupi na nagawa niya na ang unang hakbang, ang magpadala ng babala kay Smith na nagsasabing darating siya sa paligsahan upang kuhanin ang pinakadakilang kagandahan sa mundo. Dahil doon ay napaisip si Smith kaya tumawag ito sa mga pulis lalo na kay Zenigata na halos ialay ang buhay sa paghuli kay Lupin. Pero inisip ng lalaki na baka mahuli rin ni Zenigata ang gagawin nila, ngunit sinabi ni Smith na wag si Zenigata ang katakutin ng mga ito kundi si Lupin. Sa pagsisimula ng contest, masusing nagmamanman si Zenigata sa paligid at doon ay sinimula na rin ni Smith ang pagbibenta ng mga kandidata at sining sa mga hurado bagay na ikinagalit ni Lupin. Gaya ng plano, itinututok nila sa mga hurado ang kamera at habang napapasarap si Zenigata sa panonood ay biglang may bumaba sa isang eroplano na tumigil sa tapat nila. Nagkagulo ang lahat at nagtakbuhan paalis dahil sa takot. Walang magawa ang mga pulis kay Ishikawa hanggang sa isa-isa nitong pabagsakin ang pwesto ng mga hurado. Mapapansin na isinubo na lang ng isa ang papel na hawak para walang ibang makakita ng nilalaman yon. Patuloy na kinukuhanan ni Daisuke ang bawat galaw ni Ishikawa hanggang sa makatakas na yon. Dahil sa nangyari ay ibinalita ni Lupi na hindi na muna matutuloy ang kanilang coverage sa contest at saka niyaya si Daisuke na bisitahin nila ang mga kagamitan at ipinagbilin kay Fujiko ang kamera. Pinanood nila ang mga nakuhanan ng kamera kanina pero wala silang napansin na kakaiba kaya iniisip ni Daisuke na palpak ang plano nila. Doon iniabot ni Ishikawa ang nalimot umano nito kanina na isang katalog kaya napatunayan ni Lupi na may kasundo ang nagaganap. Dumating doon si Fujiko at sinabing mukhang nagmamadaling umalis ang mga lalaki upang pumunta sa isla para sa final judging at photoshoot. Tinanong ni Lupin kung may dala ang mga iyon na likhang sining pero sinabi ni Fujiko na mga bagahe na lagayan ng damit lang ang dala ng mga iyon. Naiisip ni Lupin na baka iyon na nga yun at muli pa nitong binalikan ang mga video para kumpirmahin ang mga bagay-bagay nang biglang sabihin ni Fujiko na kung hindi magmamadali ang mga ito ay maiiwan na sila ng barko. Nang makarating sa pier ay tinanong ni Lupin si Smith kung maaari nilang interviewin ang mga kandidata at agad naman itong pumayag. Ngunit biglang dumating si Zenigata na nais ring sumama upang mabantayan umano ang mga kandidata mula kay Lupin, nang biglang dumating si Ishikawa na nagpapanggap na isang pulis at sinabing natagpuan si Lupin sa ibang lugar kaya agad itong tumakbo paalis. Pumunta ito sa commissioner pero nang magtaka kung anong ibig niyang sabihin ay doon na pagtanto ni Zenigata na naisahan siya. Nang makarating sa isla ay doon na nagkabayadan sina Smith at ang mga hurado kaya ipinagpatuloy ni Lupin ang kanilang plano habang parating naman doon sina Zenigata. Agad na nagkunwari si Lupin na humihingi ng tulong dahil nawawala umano ang mga kandidata. Pubuksan na sana ng mga hurado ang mga bagahe nang biglang dumating doon si Zenigata at napansin ang bayad ang naganap sa pagitan ni Smith at ng mga hurado. Tatakbo na sana si Smith pero natakid ito at aksidenteng nabuksan ang isang bagahe at doon tumambad sa kanila ang mga nakagapos na kandidata kaya agad na inaresto si Smith sa salang kidnap at trafficking. Samantala, ibinalita ng isang pulis na ginamit ni Lupin ang bangka nila kaya agad ang mga itong napatakbo palabas. Doon ipinakita ni Lupin na ginawa niyang mainsail ang mga likhang sining na binili ng mga hurado bagay na ikinagalit ng mga iyon. Nainis naman si Zenigata dahil pinaglaruan umano siya ni Lupin. Makalipas ang ilang linggo, habang nagmamaneho si Lupin ay narinig nila ang balita na magbubukas ang France Fair sa Tokyo sa susunod na mga araw. Tampok doon ang mga bagay na dating pag-aari ng maalamat na magnanakaw, ang yumaong si Arsene Lupin. Para sa seguridad ng France Fair, si Inspector Ganimard ng France ay darating doon para magbantay sa kaganapan. Si Ganimard III ay apo ng yumaong si Inspector Ganimard na karibal ni Arsene Lupin at tila bahagi na rin ng itinerario nito ang pag-aresto kay Lupin III. Napanood ni Zenigata ang balita ng pag-interview kay Ganimard tungkol sa pagtatanong kung kilala siya nito, bagay na ikinainis niya dahil sinabihan siya nito na palagi siyang natatakasan ni Lupin. Napanood din ni Lupin ang interview pero tinawanan lang nito si Ganimard nang sabihing mahuhuli siya nito, ngunit nainis din siya nang insultihin nito ang pamana ng kanyang lolo. Iniisip ni Daisuke kung kaninong ikatlong henerasyon ang magwawagi sa mga ito. Pumunta si Zenigata sa gusali kung saan gaganapin ang France Fair at doon ay nagkita sila ni Ganimard.
Magpapakilala sana si Gani Mard sa kanya pero sinabi niyang kilala niya na ito kaya ipinaliwanag na lang nito ang plano ng seguridad na gagawin nila para mahuli si Lupin. Sinabi ni Gani Mard na gagawin nilang patibong ang silid na iyon pero naiinis na sinabi ni Zenny Gata na kilala niya si Lupin at hindi umano uobra ang stratehiyang yun sa magnanakaw. Doon sinabi ni Gani Mard na isa iyong loika. Hahamunin umano nito si Lupin gamit ang loika at agham kaya hinayaan na ito ni Zenny Gata sa anumang nais nitong gawin. Lumabas ang dalawa at habang nakatingin sa mga crate na ibinababa ay nakita nila ang babala ni Lupin na nagsasabing sa pagbubukas ng France Fair, ang mga kagamitan ni Arsene Lupin ay dapat nabawiin ang apo nito na si Lupin III. Maya-maya pa ay pumunta na ang dalawa sa pang-apat na bodega, habang nagsilbi namang lookout ni Lupin si Fujiko kaya nasundan nito mula sa ilalim kung nasaan ang dalawa at doon niya pinakinggan ang pinag-uusapan ng mga ito tungkol sa mga patibong para sa kanya. Kinagabihan, nagpakita si Lupin kay Gani Mard at ipinahiwatig na alam niya ang tungkol sa pinaplano ni Gani Mard at sinabing tingnan na lang nila kung uobra ang loika at agham na sinasabi nito. Kinabukasan ay narinig ni Daisuke na iniimbitahan ni Gani Mard si Zenny Gata para sa pagdating ng mga importanteng tao mula sa France mamayang hapon kaya nagbalat kayo na si Lupin bilang Zenny Gata. Maya-maya pa ay kumatok na ito sa silid ni Gani Mard at sinabing nakuha na umano ni Lupin ang lahat ng nakalagay sa bodega kaya nagmadali ito papunta doon. Nang makarating sa bodega ay nagtaka si Gani Mard dahil mukhang ayos naman ang mga crate pero para makasigurado ay pinapatay nito ang laser at nilapitan pa rin nila iyon. Doon sinabi ng nagbabalat kayo na si Lupin na mabuti nang ipasuri nila ang mga iyon upang mas makasigurado na hindi pinalitan ni Lupin ang laman ng mga crate. Tumawag si Lupin ng pekeng gemologist na si Daisuke at doon sinabi nito na peke ang mga diamante bagay na ikinagulat ni Gani Mard ng sobra. Hindi makapaniwala ang inspector at napaluhod na lang habang umiiyak kaya kunwari itong dinamayan ni Lupin. Tumating ang isang sasakyan at sinabi ni Lupin na aalisin na nila doon ang mga pekeng diamante. Nagsilbi pa rin tagabantay si Fujiko nang bigla itong mataranta dahil sa parating na patrol kaya agad niya iyong itinimbri kay Lupin. Ngunit huli na ang lahat dahil dumating na doon ang tutong Zenny Gata kaya agad na sumakay si Lupin sa truck para tumakas pero napaputukan ng mga ito ang gulong kaya bumangga na lang ito. Gayunpaman ay nagawa pa rin makatakas ni na Lupin dahil sa tulong ni Fujiko. Dahil sa nangyari ay naghamunan ang dalawang inspector kung sino sa kanila ang makakahuli kay Lupin. Huling nagplano si na Daisuke ng susunod nilang hakbang pero mukhang hindi nakikinig at tinatamad si Lupin. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Daisuke na sila na lang ni Fujiko ang magpatuloy at sinabing hindi nila hahatian si Lupin oras na mapasa kanila ang mga diamante. Sinundan nila ang truck na lulan ang mga crate na pinaglalagyan ng diamante at maya-maya pa ay inatake na nila ito dahilan para tumakbo palayo ang mga pulis. Tuwang-tuwa si Daisuke pero isa lang pala itong patibong kaya nahuli sila ng mga pulis. Inakala ni Zenny Gata na kasama doon si Lupin kaya natuwa ito at sinabing natalo niya si Gani Mard nang biglang dumating si Lupin sakay ng maliit na animoy helicopter at iniligtas ang dalawa. Dahil sa nangyari ay sinabi ni Gani Mard na parehas silang natalo kaya ang kailangan na lang nilang gawin ay ang siguraduhing ligtas ang lahat sa magaganap na exhibit. Kinabukasan ay sumakay ang dalawang inspector sa helicopter upang hindi umano sila mahawakan man lang ni Lupin pero sinabi ni Zenny Gata na hindi rin naman nila iyon mahuhuli kung ganon. Animoy sasabak sa gyera ang mga ito dahil sa dami ng mga sasakyan at tauhan sa araw ng France Fair kaya parang nawala ng gana si Lupin. Nag-iisip ng ibang paraan si na Daisuke nang biglang bumangon si Lupin at sinabing may naisip na siyang ideya. Maya-maya pa ay nagsimula na ang exhibit at mapapansing bantay sarado talaga ng mga pulis ang mga naka-display habang kinukuha naman ng tatlo ang atensyon ng ibang tao. Nagulat ang isang pulis nang makita si Lupin na nanunood sa parada kaya agad niya iyong iniradyo. Nagmadaling tumakbo si Zenny Gata upang siya umano ang makahuli kay Lupin pero nang makarating doon ay pekeng Lupin pala ito. Nagmistulang gremlin si Lupin dahil sa dami ng naglabasa na kamukha niya kaya nalito ang mga ito kung sino ang huhulihin nila. Umabot sa higit 100 kamukha ni Lupin ang nahuli ng dalawang inspector at nang alisin nila ang maskara ng mga ito ay naging kamukha naman nila ang mga iyon kaya lalo silang naguluhan. Samantala, nagpanggap ng mga pulis ang dalawa kaya nagtagumpay ang mga ito na makuha ang mga naka-display sa exhibit.